Buti nga nakakalabas ka na. Nagtanong ako kanina kay Ka. Tatlong buwan ka palang bedridden. Robby ko naman sa bedridden. Baka bedrest naman eh. Kaya ako naman ako na stroke. Hayop ka! YouTube channel, na-realize ko lang na yung bahay namin, para na pala siyang computer shop. Papakita ko sa inyo. Computer number 1. Computer number 2. Computer number 3. Computer number 4. Computer number 5. Tapos, computer number 6. Computer number 7. So, ang dami-dami talaga. Nakakatawa lang kasi naalala ko lang. Dati kasi nung nagsistart pa ako mag-YouTube, ako talaga nag-e-edit ng vlog ko. Tapos, nakiki-edit pa ako sa pinsan ko. Grabe talaga yung hirap ko dati. Tapos, it would take me a week bago ako makapag-upload ng vlog. Kasi nga, ang tagal ng process ko mag-edit. Buti na lang si James, naawa siya sa akin. So, inintroduce niya sa akin yung Filmora. Super laking help niya kasi simula nung ginamit ko yon, naging mabilis na yung pag-edit ko ng vlog. Sobrang user-friendly niya, tapos hindi siya complicated gamitin. Kaya kung kayo din, nahirapan kayo mag-edit, I highly suggest you use Wondershare Filmora. Perfect siya for beginners, kahit sa mga experience editor na. Meron siya mga templates, kaya napapadali na yung mga edits. So, kahit zero knowledge ka when comes to editing, okay lang. And great news kasi they just released the newest version, Filmora 11. May mga new features siya, so mas madali lalo yung pag-e-edit. And right now, merong ongoing Filmora 11 co-editing challenge. Wondershare Filmora invited 11 YouTubers around the world to create a video together. So, kung naka-curious kayo kung ano yun, click the link below. Makikita nyo yun sa YouTube channel nila. Please do let me know also sa comment section kung ano rin yung experience nyo with Filmora. I hope this helps para sa mga aspiring content creator dyan. We've come a long way, guys! Just always remember, sa umpisa lang naman talaga laging mahirap. Just always believe that dreams do really come true. And speaking of dreams, isa talaga sa mga dream ko is to have my own collection ng makeup. And si V. Cortez, my friend, who's also the owner of V-Line Cosmetics, binigyan niya ako ng opportunity to collab with her and to come up with this amazing makeup collection. So, samahan niyo ako sa dream shoot ko with the dream team, with the dream brand, and with the dream makeup collection. Magsushoot kami tomorrow. Sasama ko kayo. Parang pagbuntis ka, no? Parang ganyan din yung test. Tapos yung kasing laki ng ting-ting yung pinasok sa ilong. Frank pala. Baba pa ako. Oh, tis, sasakyan na lang pala. Takot ako. Hindi naman siya ano, masakit. Nakaka... Parang kinikiliti yung ilong mo. Si CJ, takot talaga siya sa swab. Sa labas, nalang ako. Na-ready mo na, di ba? Sabi mo. Yeah. Ito yung first layout natin. Second layout. Bongga. Ito, kasama ko mamaya si B. Ito. Yes! Napang! Ano pa lang to? Planning pa lang yung mga prices and everything, pero most likely, ganito yung pouch. Hindi pa ako happy dun sa font niya eh. Baka mag-iba pa kami. Ayan, super ganito. Pinerfect talaga to ni V. Ganda ng mga peg ni V. Kakaloka, Diyosa. Ano na nangyari sa cellphone mo? Alam lang sa iyo eh. Oo, ikaw okay ka lang ba? Oo, hindi. Yung cellphone lang. Akala ako pati ikaw sumimplang ka eh. Expert sa mundo. Oh, wala ka ng cellphone ngayon pang motor. Alma mo, gandang-ganda ka na naman sa akin. Wala pa nga. You naked? Hanggang 3 lang pala yun. Naked 3. 1, 2, 3.
Binilan ako ng mami ko ng naked four. Sa laming, yung showtime pala siya. Showtime days. Binilan niya ako ng naked four. Binilan niya ako sa divisoria. Wala naman, hindi ko naman alam na ako gantry lang. Nandinala ko sa shoot. Sabi sa akin ng makeup artist, taray me, may four ka na. Simula nun, naging best ako talaga sa makeup time. So, iniisip ko kung kasal ko na ba mamaya. Kasi yung sure ako. The feeling pala yung magiging daan sa proposal, no? Eto na yun, me. Sabi ko nga kay Ka, ha, baka mamaya kung-propose ako si RG. Ganun tsaba pala, hindi talaga production to. So, eto na yung first look namin for the first layout. Fresh lang. Ayan, gamit ko na dito yung brow gel ko. Walang iya ako yung dede ko, may gatas na natalo pa din. Uy, OA! Pabebe lang yung dede. I'm so proud of you. Gusto ko mas proud yung lumaki yung dede ko kaysa sa magkakaanak ako. Hindi! Tignan na! Ang gusto ko yung una mong pinuri, ang laki na ng dede mo, hindi mo yung magkakaanak ka na. Tignan na kasi ako sa'yo. Uy, tignan mo po yung parang sakit.
Hindi mo malang ako kinukay. Hindi niya ako. Wala ka naman sinabi kanina, Petres. Ano ba sabi ko? Wala. Petres? O, Petres. Ah, Petres. Mali ako eh, kasi magkatunog. Saan mo nalaman na ako matawag sa ko? Pre-prepare na ako kasi birthday ng anak ko. Pinta niya yung outfit naman niya. O, pang ano, 7-year-old na debutante. Ako naman ang lakas makaka. Nanay na. Buntis pa. Ito yung bunso. May bunso. Mother and, ano, mother and daughter picture to. Ang tunay na dede, ayan, tingnan nyo, merong ano dito, merong baliktad na bi. Kung asan yung ako, nakita, ito, natanggalan akong gallbladder, ayan, oh. Tingnan nyo nga naman ang pangyayari. Uy, mama, tingnan mo. Oh, asan yan? Expectation, reality, day! In order mo, dumating. Huwag ka mag-alala, magkakagatas din ako dito, no? Maglalactate din to. Sis, at pag nangyari yun, pupunta ako to sa bahay niya at isasampal ko sa'yo itong debris. Bakit na magpuputi pa siya? Ano to? Ikakasal, tas nina? Ano ka ako, mga priest? Ano ka? Hindi mo napapansin, hindi nga yung binaris ni Momo. Eh, ang dami sa'yo, 100 yung aking dalawa. Para makita nyo kung ano yung itsura niya sa skin and sa mukha ko.